March, I've always had a dream na mag-finisher sa in Paris though, couture. Yun, profession yun. So, pwede siyang career path. Pero yung pag dito kasi sa atin, you finish fashion school, you're expected to become a parang star designer with your own business. Parang that's the only career path for you. So, na-consider ko lang yung gawin siyang profession as an assistant designer / pattern maker nitong March lang. Kasi I used to teach, diba? High school, we had to apply sa UCA, tapos yung sa State University sa amin, sa Bicol. Sabi ko kay mama, ayoko mag-college. Gusto ko stop school na. Hindi ko pa alam kung ano gusto kong gawin. Pero syempre, diba, proper parents. Among the options, yung closest sa kaya ko or gusto kong gawin would be clothing technology. So yun, pinili ko yun. 1 year lang. I quit kasi napansin ko, sa curriculum ng first year, wala pang garment construction. Puro sketching, history, which is also good. Pero gusto ko talaga malaman yung paggawa ng damit. Saan ba kami naghanap? Wala pang... Yung gumagawa ng clothes namin pag-graduation, tsaka recognition, sa Bicol, si Ate Pining, Ate Pines. Siya yung gumagawa ng clothes namin, nagpapatay kami sa kanya. Minsan na uniforms din, tapos siya nagkwento sa amin na sa slim siya nag-aral ng sketching. Sketching lang. Pero yung sewing, tinuro yata sa kanya ng tita niya. Tapos sabi niya, meron din naman daw garment construction. So yun talaga ni-recommend niya. So we went to Makati sa Chino Roses. Tapos yun, parang siyang, di ba yung feel dati sa school, parang laging Sunday. It feels like parang kang magre-reunion with the family. Parang nagustuhan ko kaagad yung ambience doon, especially si Miss Letty. Yung expectation na you finish high school, kailangan mo mag-continue ng studies. Eh yun lang ang option ko, yun lang ang gusto kong gawin. Clothes. Pero I was, anong age ba yun? Basta hindi ko iniisip na college pala was meant to give you something that will bring you work and income. Gusto ko lang matuto ng kung paano gumawa ng damit. Tapos pag nakikita ko yung mga diagrams dun sa slims, iniisip ko lagi na, what can I do more with this? Kasi nga, yung standard ko nga kasi was Jan Galliano. Tapos parang, syempre, basic pa lang naman yung inaaral ko. So, yun yung drive ko lagi, to keep learning more and more and more to reach that level. Sana nga naging seamstress ako ni Jan Galliano. Well, nasa Margiela siya ngayon. So may chance pa. Pero siguro yung style na, yung approach ko to designing, ngayon, comfortable na ako to, parang to describe what it is. Before was yung kinento ko kanina, na I really finished the design in my head, on paper, with all the technical drawings. Tapos, tatapusin ko yun. Para akong nagagawa ng box, yung karton. Pag tinanggal mo yung mga tape, tapos binuksan mo siya, yun yung flat pattern niya. So, dati, the way I designed was, ini-imagine ko yung box na yun ng 3D. Pero, parang nakakalculate ko na what it will look like ng 2D. But I will fill in the details as I'm studying it. Ganun yung approach ko dati. Tapos, nung may na-accumulate na akong pattern making techniques because of that process, naging parang confident na ako doon, comfortable. Ayoko ng feeling na comfortable. So, parang binitiwan, iniwasan ko na yung ganung approach. Gusto ko na yung ibang concepts naman, ibang questions in my mind. Kasi dati yung questions ko was, paano ko ito magagawang ganitong 3D? Now my questions are, for example, how do I make this garment suggest to the wearer this kind of posture, let's say. Ganon. Where will I cinch it na yung posture niya is ganito? Or ano yung laglag niya so that her posture is more parang langgos, ganon. Movement is one of my influences in movement and so, feel. Well, yung buong collection nito, which I call the Daughters of Poseidon collection, was inspired by crustaceans and seashells. This curve, itong dalawa, and then these curves were inspired by that curve. So, pati yung pagka 3D niya nito. At that time, it was my first collection. Questions like,
what's your design philosophy, what's the story behind your collection, what's your aesthetic. Those are all questions na hindi ko alam na I should be prepared for pala. Na sabi ko, ah, ganito pala, may formula pala dapat yung mga designers when they design, which is later on na-realize ko, wala naman. So parang if I knew then what I know now, siguro hindi siya Daughters of Poseidon, and it would look completely different. When I drew it kasi sa sketch, ito yung nauna, this curve, paganyan. Lahat sila, and yung relationship ng lines sa katawan, ito. This accentuated the hips. For a design like this, na in-sketch ko siya with these curves, ganyan. Tapos I wanted this to be 3D, ganon. I would first draw these lines sa flat pattern and then draw them. Pero lahat to flat muna dun sa papel. Yan. And then these are instead of darts na magkahiwalay, they are overlapping. Kasi darts usually take out space, they remove space. Pero pag ginawa mong overlapping, they add volume. Ko lang na, about here, ay ganito yung gusto kong volume. I would overlap them a certain distance dito, tapos papawala dyan until it becomes flat. Zero siya dun. This was my first experiment sa buong buhay ko as a designer. Ito yung first na ginawa ko yung ganito, overlapping. So, ito yung matagal. Yung concept nito was para siyang tulip skirt. So, this skirt without all the lines, without the double shell, tulip skirt lang siya. Naiirita ako dito eh. Kasi, I had to put it there. It was suggested na ilagay ko dyan to support this. So parang in my mind, it's a failure. You don't see it pag hindi naman ikaw yung nagsusuot. Hindi mo alam na it's there. Pero, kung ako yung nagsusuot, I wouldn't be happy having this here. Yung mga challenges dito, some of them are unexpected. Like ito, yung creating the volume, tapos unexpected pa yung the kind of limitations sa galaw. Kasi nga hindi ko iniisip yung movement before. This doesn't stay the way I imagined it would stay. During that time, hindi ko pa siya nakikita ng as a whole. Nag-enjoy ako creating the shape. Kasi nga hindi pa siya damit na sinusuot. Pero nung sinuot na siya, and I imagined myself wearing it, parang hindi na siya damit. Pero I was proud na nagawa ko yung shape. I started with this pala. This is the first piece. So, when I was making this, wala pang pressure na to finalize the details for the other pieces. So, this took a little more time than the other pieces. Tapos, I already knew na kailangan ko ng something dense and structured na tela. Pero, knowing kung ano sila, anong tawag dun sa mga telang yon and where to find them, parang kulang na kulang pa yung alam ko. How it behaves here, maliliit na pieces, is different from how it will behave kapag it's an uncut piece na malaking billowing skirt. Magkaiba na sila ng dating. So, you will only learn when you actually use them. I would only retain this siguro. Ito. And the feel of this line. Hindi na siya rigid like this. Yung mga lines na ganon. It's hard. Mas matagal if you just guess. Parang trial and error sa papel. Matagal yun na process. Although, kaya din naman. Yung design ko, pag ganon. This overlaps the center
And the zipper has to go down hanggang dito. It's still at the center back. Pero, this covers this. Tapos yung parang belt waistband, hindi siya napuputol dyan. Other designers siguro would just sew this, kakaroon ng seam, tapos may zipper na dyan. Mukha siyang continuous galing dito sa shell, paikot. If the zipper is, kung hahatiin ito ng zipper, magmumukhang this is a continuation of this line. Eh hindi. Iba to eh. It ends here. Dyan. Sa parang fin. Ay, may boning pala dito. Dito ko lang kailangan yung boning to keep it sharp. The revisions here were made nang nasa ano siya, dress form. So, ina-assess siya and in-edit ng 3D. So, yun. Kaya siya mukhang drape. Nag-ano din naman ako. Ay, nag-experiment ako niyan. Kasi, ito suggested to try to create daw embellishment na hindi flat. So, I tried this. Yung parang may ano dito, may gathered na tela. Ito, parang naka... ano ba ginawa ito? Parang siyang buttonhole stitch. Buttonhole stitch na double thread na after every stitch, yung pearl. Pearl tawag dun eh. P-U-R-L. Pag-a-pag-a-pag. Bago siya bumalik, pinasok ko yung bead. So it's buttonhole stitch na may bead sa bawat pearl. Nag-enjoy ako mag-aral niyan, mag-experiment. Yun naman, pareho siya sa perspective ng mentor ko si Sir Mark. And also nung, yung kinuwento ko nga sa'yo kanina, yung standard na parang John Galliano level. Na ang iniisip ko, I'm using pure silk satin sa labas. It's a luxurious kind of fabric. Tapos gagamitan ko ng Gina sa loob. You're defeating the purpose. Parang dinaya mo, if ever I'm selling this, dinaya mo yung client ng experience sa loob, ng what it looks like should be in harmony sa what it feels like sa loob. Kaya gusto ko acetate. Well, ito, it's catch stitching are ano, more elastic na stitches. So, ibig sabihin, gumagalaw to ng konti. Hindi ko siya finifix ng flat, there, sa edge. Kung ganun pa rin, let's say this same design. Oo, ganyan. Gusto ko siya na parang floating. Ito. Yan. Basta lahat ng panels na pinatong ko na gusto ko siyang floating, catch stitch. Whereas ito, felling stitch. Ayun. Yung allowances nito, here, hindi siya nakapasok sa loob. It's nakaganyan. Unto itself. Silang dalawa papasok. Kasi pag pinasok ko siya into a seam here, sa loob, parang kakapal. Merong misconception na people like myself use hand stitching just for the sake of parang making it couture, special. Pero, there's no other way kasi. When I'm using it, walang ibang alternative for the effect that I want. I mean, pwede naman siyang kabitin by machine. Pero iba yung dating. Hindi siya sticking out. Ganito. Hindi siya free like this. Any match. This is a different fabric. Hindi ko pa nagagamit yung wrong side of the fabric sa ibabaw ng damit. Ang color ng right side is white. Parang may wash lang ng pink. Pero white siya. No, kasi I wouldn't redo it nga. Hindi, nakita ko sa YouTube itong... Di ba when you watch videos sa YouTube, may mga suggestions sa gilid. Tapos, nakita ko tong video, a dance, a rumba performance by Slavik Kriklivi and Karina Smirnov. Sikat sila, sobra, in that world.
Tapos there, that's their most famous, parang iconic rumba performance. Tapos wala, sobrang na-inlove ako sa ano, sa galaw nila, their connection, tsaka yung movements nila. They were creating lines with their movements. Lines na hindi static. So parang lines na nasa hangin, tapos gumagalaw, nagta-transform yung lines. Feeling ko connected sila yung sa lines part, pero iba. Basta naramdaman ko lang na I want to dance like Karina. Wala akong, before that, hindi ko imagine yung sarili ko na sumasayaw. But I just had that feeling. Tsaka napanaginipan ko pa si Rita Hayworth na lumapit siya sa akin in a dream. Pero that time, I didn't know who she was. She just, parang may image lang of this person na lumapit sa akin. Black and white. Lahat ng dead people, they were in black and white. Tapos yung mga buhay in color. Tapos siya yung isa, parang ito sa party na I was new to. Tapos she was introducing me na to the people. Basta she was Rita Hayworth. Tapos sabi ko, baka it's a sign na I need to take this seriously. Well, yung inspiration kin po was yung question na, can I make something out of rope, ribbon, and needle and thread? Na wala akong flat pattern. I don't use my previous knowledge sa flat pattern making. I only use with my skills ng pag-drape ng material over the mannequin or dress form. Tapos, I wanted the lines. Ano din to eh? Influenced din siya ng what I mentioned kanina, movement. Merong tinatawag sa dance na Cuban motion na it's basta involved yung ribs and the hips, na it creates yung Cuban motion, parang it creates the suggestion of the X line sa katawan. Paganyan. So this, from the back, it's a U shape, tapos parang nag-letter X sa harap. Parang yun yung starting point ko. And then, with the idea na I make a top using strips of ribbon. It's parang a nylon or polyester na grosgrain ribbon. When I started draping nga, eh di meron akong ganun mayabang na idea. Sabi ko, gawa ako ng top ribbons lang and rope. I started draping the line. First line, itong rope. Tapos, sabi ko, shit, ang ginawa ko sa sarili ko. Paano ko to tatapusin? Kasi hindi ko pa alam kung paano ko to gagawin. I just started working with, kasi dun sa drawing ko, dun sa sketch, I had volume up here. Pag ganyan. Basta it's all ganyan. So in my drawing, hindi buo yung idea. I just had this concept na ganun yung ribbon. Gusto ko yung feeling na it's a question mark. Natatapusin ko siya sa damit. Kasi alam ko na din na it's pointless having that idea. Natatapusin ko siya sa paper. It's pointless kasi I don't have the ribbon on my hands. Kailangan dito talaga. So dito nag-pleats ako dyan, may mga folds, that U-shape at the back, tapos ito, na nakatali. So this was first set, ito, and then what it looks like at the back, yung sa center. And then this eye filled in. Tapos ito, gusto ko yung part na naka-loosely, ano sila, tacked, na kung sisilipin mo, you'll really see what's underneath, kasi wala siyang lining, but syempre you won't. Diba? Intentional walang lining. Hindi. Akala ko nga, I will have to make red strips. Tapos nakita ko to. So yun, perfect. This knot is permanent. Pero ito, this is the closure. When I was finishing this, kailangan ng something nang magkoconnect ng front to the back, under the arm. Tapos nilagay ko dyan yung strip. And then when I was about to fix it na, ayoko talaga ng flat. Parang paka-stubborn. Sabi ko, ang pangit kapag flat. Even this, yung how I close this here, hindi siya flat, di ba? Intentional siya. So that it's in harmony with the idea na parang biglang walang tinali yung ribbon. Na not so neat. So ganyan siya. It's also mimic here sa likod. Yan. Ito pala yung inuna ko, this U shape, and then this, pulling this down to the waist, ito. Siya yung nag-hold nitong U to the waist,
And also, parang movement, feeling-wise, siya yung nakadikit sa spine. Tapos everything else is sticking out from the spine. The lines of the rope, yung spiral niya na ganun, for most of yung mga kinabit ko, naka-follow siya doon. Mukha siyang backstitch. The backstitch is the most secure. Yung parang isang running stitch tapos for the next, babalikan mo siya. Yun ang pinaka-secure. Since this is very thick, I had to use a metal thimble to push the needle. So, parang, hindi ko alam kung saan galing yung energy ko when I was making this. Pero parang kailangan you're a little mad to finish it ng ganun. Kasi matigas. Basta yun, I was a little mayabang na kaya ko siyang tapusin the way I wanted. Kasi I was being pressured to finish it na in a simpler way. Kasi nga the show was the following day na. Simpler way na pag sa malayo it's may volume, may raffle-raffle. Siya lang mag-isa naging ganyan. Parang tinapon mo lang yung ribbons, naging siyang ganyan. What I learned from dance was meron pa palang ibang dimension to being a woman or a person, which is movement. May napanood akong TED Talk by nakalimutan yung pangalan, Sir. Basta he was knighted by the Queen sa UK na in education naman yung work niya, yung contribution niya. Sabi niya, nagtataka daw siya kung bakit ang dami daw intellectuals who see their body as just a means of transportation for their heads na neglect nila yung katawan nila. Kaya they had poor posture, tapos poor health. Basta yung study niya in education, merong movement and dance and arts involved. Tapos, basta parang nag-click lang yun in my head na feeling ko, ang dami ko pang pwedeng, I have more selves to become more than just a designer. So, inaral ko yung dance, tapos yung knowledge ko sa lines, it helped in my dancing. Tapos yung knowledge ko naman sa dance, it helped in my designing.